Good morning. Ako si Rocky. Ako yung founder ng Quicklean. So today, ang gusto ko sanang ibahagi is kung paano natin mamamaximize no, yung paggamit ng mga washing machines at dryers. Kasi napansin ko, marami sa mga customers, marami sa mga gumagamit, tinitreat nila yung machine na parang magic, no, na parang basta ilagay mo lang, eh, malinis na kaagad lalabas. Pero ako, ang pagtingin ko kasi dito sa mga washing machines, ano to eh, kumbaga pag nagluluto ka, merong lutuan na high-end, merong lutuan na basic lang. Pero kung di ka marunong magluto, eh pangit pa din kahit na high-end ang gamit mo. Samantalang kung magaling ka talaga magluto, kahit low-end yung gamit mong lutuan, maganda pa din. Pero syempre, kung pagsasamahin mo maganda equipment at merong kang skill, magandang-maganda yung resultang ma-achieve. So, alimbawa itong machines natin na to, ano bang pinagkaiba ng mga iba-ibang klaseng washing machine? Kung titingnan mo yung machine natin, bakit ang dami niyang settings? May light, may medium, may heavy, may normal, may permanent press, may delicate, may temperature pa. Kasi pag titingnan mo yung laundry, actually, objective mo is ibalik dun sa original yung damit. No? Tapos, sana huwag madagdagan ng sira. So, paano yung ginagawa? No? So yung laundry kasi, pagka, halimbawa, damit, sinuot mo, malalagyan na yan ng iba-ibang klaseng dumi. So halimbawa, no, yung paano ba nadudumihan? Ano ba yung dumi? Diba? So sa English, soil yun. Tawag nila soil. Kaya tayo meron light, medium, at heavy soil. So parang marami sa customers namin nalilito, inisip nila yung light is magaan. Pero actually, ibig sabihin ng light soil, meaning hindi masyadong madumi. Medium, ibig sabihin medium soil, medyo madumi. Diba? Heavy soil, yun yung maduming-madumi. So, kung i-compare natin yan sa mano-manong paglaba, yung light soil, medyo kinusot lang. Yung medium soil, talagang kinusot talaga na maigi. Yung heavy soil, parang nag-double wash ka. Kinusot mo na, binanlawan mo, kinusot mo pa uli. So, ibig sabihin ba, dapat parating heavy soil? Diba? Hindi naman. Kasi may pro and con yan eh. Pag titingnan mo yung paglalaba, sa totoo lang, ang pinaka maganda sa damit is yung hand wash. Kasi kung saan lang yung dumi, pwedeng doon ka lang mag-focus. So yung wear and tear doon sa damit mo, mababa. Pero ang taas naman ng labor cost, tsaka may skill pa. So hindi naman lahat ng items dapat i-hand wash. Kaya naman na-invento yung washing machine. Yun nga lang, pag parati kang heavy at heavy ng heavy soil, kusot na kusot lahat, masyado namang mataas ang wear and tear, sayang naman. So ibabagay mo din dun sa nilalabaan mo. Kung kunwari, pinang-office mo lang, eh malinis naman yan. Baka pwede ka na light soil. Tapos ang bawa, ito may normal, permanent press, at saka delicate. Ano ba yun? Yung normal, siyan yung talagang ano, normal na kukusutin niya. Yung permanent press, actually, chemical additive yun na dinalagay sa mga damit. Yan yung sinatawag na wrinkle-free. Kaya pagka namimili ka ng damit, makakakita ka, nakalagay wrinkle-free, hindi mo kailangan kusutin. Paano nangyari yun? Hindi naman magic yun eh. Yung gumawa nung damit, may dinagdag siyang chemical dun sa damit para hindi naglulukot agad. Pero pag masyado mong kinusot ng kinusot, pati chemical na yun natatanggal, hindi na wrinkle-free yung damit mo. So kung yung damit mo, gusto mong ma-maintain yung kanyang wrinkle-free properties, may ganun siyang additive, select mo yung permanent press. Yung delicates naman, yan yung pinaka-konti yung kusot, pinaka-konti yung tiga. Maraming customers ayaw gamitin yun kasi parang lugi. Pero actually, kung yung damit mo eh talagang delicate, eh magkano lang naman magbayad na, ng extra time sa drying, pero yung damit mo hindi man nasira. So yun yung purpose kaya may delicate wash. Tapos isa pang common mistake na nakikita ko, yung hindi paggamit ng wash bag. So ano yung wash bag? So pag pumunta kayo sa mga laundry stores, makakita kayo normally yung net bag, yung may zipper, di ba, butas-butas. Ba't ba na-invento yun? Kaya ginawa yun,
Kasi halimbawa, imagine mo ano nangyayari sa loob ng washing machine. Lahat ng mga damit mo nagkikis-kisan sa isa't isa. So halimbawa, meron kang maong, no, jeans. Tapos naiwan mong nakabukas yung zipper. Tapos meron kang tuwalya diyan or meron kang damit na yung may ano bang tawag nila, yung may mga design. Eh pag yung zipper nun ay kumapit, 'di ba? Sira yung damit mo. So gamitin mo yung net bag. Pwedeng kung iisa lang naman yung jeans, lagay mo yung jeans para sigurado ka yung zipper hindi kumagat dun sa ibang items. Ngayon, kung mas konti naman yung delicates mo, pwede namang baliktad. Yung delicates mo ang ilagay mo dun sa net bag para protektado naman siya dun sa zipper. Tapos merong mga nagsasabi, ano ba dapat ang wastong paglaban ng damit? Inside out or right side in? Alin na nakalabas? Yung botones o yung botones ang nasa loob? O halimbawa, yung labas ng damit mo yung madumi. So pag yung labas ng damit mo yung madumi, baka mas maganda labahan mo na right side out para yung dumi na nasa labas, yun talaga yung maximum na ano, may kusot. Ngayon, kung hindi naman madumi masyado, di mas magandang labahan mo ng inside out para yung portion na nakalabas, hindi masyadong mataas ang wear and tear, mas madalas mong magagamit yung damit. Tapos isa pang magandang nilalagay sa net bag is yung mga items na maliliit. Halimbawa, yung mga medyas, yung mga panyo. Kasi may tendency na yung mga maliliit na item na yan, habang naglalabas sa loob ng washing machine, parang Pac-Man, kakainin siya ng mga mas malalaking items. So yung kanyang pagkusot, medyo nababawasan. Samantala, pag nilagay mo siya dun sa loob ng net bag, mas mahirap siyang kainin ng malalaking items. So mas mame-maintain mo yung paglinis. Yung isa pang dapat talagang naka-net bag is yung mga bra, yung mga babae. Pag naglalabas sila ng bra, ang problema, yung mga bra kasi, di ba, meron niyang parang hook. Yung hook na yon, medyo malaking chance na habang naglalaba yan, ikakapit yan sa ibang item. Tapos mahahatak yung bakal na yon, parang alambre. Pag nahatak yon, sira na yung bra. No? Samantalang, magkano lang naman yung net bag, lagay mo doon, protektado na yung bra mo. So yun yung mga common mistakes na nakikita ko na hindi nagagawa. Tapos yung last na lang siguro na tip is yung expectation na dahil nilabahan ko, dapat lahat ng klaseng dumi natanggal na. Pero pag nag-search kayo ng konti, makikita nyo, actually, yung mga iba-ibang detergent, lalo yung mga nabibili sa tindahan, normally, ang design niya is tanggalin lang yung common stains din. No? So, pag meron kang unusual stain, yung masyadong matingkad yung stain or masyadong makapal yung nalagay mo na stain, para talaga matanggal yun, mas maganda is i-research mo ano ba yung tamang treatment para matanggal yung ganong klaseng item. Dito naman sa mga dryers, ang napansin ko naman na pinaka-common, no, na mistakes na mga gumagamit is yung overuse ng ano, high temperature dry. Bakit? Kasi yung ang kailangan natin maintindihan is ano ba talaga ang function ng dryer? Paano ba yan gumagana, no? Meron actually dalawang factors, no, para matuyo yung ating basang gamit. So yung isa is yung temperature. So mas mainit, mas maraming tubig kayang hawakan yung hangin, so mas mabilis na tutuyo yung gamit. Yung pangalawa naman is yung airflow. Yung init ng hangin na pumapasok dun sa dryer habang medyo basa pa yung damit, protektado siya. Pero kapag ka natuyo na yan, wala na yung kanyang protection, so tumataas na ngayon yung kanyang wear and tear. Kaya ako, ang advice ko talaga is tina mo kung ano ba yung gusto mong tuyuin. No? Kung ang tinutuyo mo ay mga pangbahay at luma na, okay lang na medyo mataas-taas ang wear and tear, mag-high heat ka para mabilis matuyo. No? Ngayon, kung yung mga damit mo ay medyo bago-bago at in-investan mo talaga, siguro mas advisable na gumamit ka ng medium or even low heat. Di bali nang mas matagal magtuyo at mas mahal yung ibayad mo sa dryer, pero hindi naman agad naluluma yung mga mamahalin mong damit. So generally, ang advice is kung alin ang pinakamaganda, pinakamahal, yun yung maximum mo lang na settings na gagamitin. So halimbawa, kung meron ka talagang magandang item dyan na gusto mong alagaan, huwag ka siguro gagamit ng high heat. Kasi yun yung item na binabantayan mo. Ngayon, pwede naman na gumamit ka lang ng dalawang dryer, dun sa isa, gumamit ka ng low,
Dun sa isa, gumamit ka ng high. Paghiwalayin mo yung magaganda sa hindi magaganda. Isa sa mga pinaka-common talaga na problems nakikita ko sa mga gumagamit ng dryer is masyado silang na-focus dun sa i-minimize magkano ba yung ibabayad. Nami-miss out yung actual value is yung damit na nasa loob. Paano kong paproteksyonan? Paano kong katatagalin yung useful life? Paano ko i-minimize yung wear and tear? Second common problem nakikita ko, yung mga customers na gumagamit ng net bag dun sa washing machine, paglagay sa dryer, hindi nila tinatanggal yung net bag. Kasi ang problema mo dyan, yung dryer, para makatuyo ng maayos, kailangan yung hangin abutan niya talaga yung lahat ng parte ng damit na tinutuyo. Pero pag nasa loob siya ng net bag, parating nakabol yung item, hindi makaabot yung hangin. So makikita mo dyan, hindi even. May mga parte siya na tuyo, may mga parte siya na basa. So kailangan, pag nilagay mo na sa dryer, istanggalin mo na yung net bag. Sa third na pinaka-common problem na nakikita ko sa paggamit ng dryer is sinusundan nila kung ano yung weight capacity ng dryer. Samantalang sa totoo lang, ang pinakamalaking consideration natin sa dryer is yung volume. Kasi importante is yung airflow. Dapat yung hangin, no, yung mainit na hangin, abutan niya yung damit. Pagka masyado kang maraming damit na nilagay dun sa dryer, ang tendency is magtawag nila magbo-ball, no? Gagawa ng malaking parang ball yung bola yung mga damit. Ang problema, pag gumawa ng malaking bola yan, yung hangin di makapasok sa gitna. So ang matutuyo is yung nasa labas ng bola. So dapat yung t-shirt sabay-sabay na tuyo kasi isang tela. Pero pagka na-overload mo yan, mapapansin mo, may portion yung t-shirt basa, may portion yung t-shirt tuyo. Ang ibig sabihin nun is yung portion na tuyo, yun yung nasa labas ng ball. Yung portion na basa, yun yung portion ng t-shirt na nasa gitna. So pag na-observe mo yun, ibig sabihin masyado ka maraming items. Kailangan bawasan mo next time yung laman ng dryer. So balling yun. Yung opposite din is totoo yun. Pwede rin mangyari. So pag tinina mo yung dryer, habang umiikot yan sa yung mga damit sa dryer, dapat nalalaglag dito sa gitna yung damit. No? Pag masyadong konti yung nilagay mo, ang mangyayari is yung mga damit, kakapit lang dito yan sa gilid. So, ganun din. Hindi rin yung hangin, hindi po mapasok dun sa lahat ng parte ng laundry. So, kung masyadong konti yung damit, hindi rin magiging efficient yung drying. So, yun ang gusto mo talaga makita is bumabagsak siya. So, pag masyadong konti, kakapit sa dulo. Pag masyadong madami, magbubol naman, hindi even yung drying. Tapos siguro yung last is na common mistake nakikita ko, pinaghahalo yung malaking-malaking item dun sa maliit na item. So, halimbawa, meron kang bedsheet. Gusto mo makatipid, sinabay mo kasama ng mga damit, lalo na kung nilagay mo damit ng bata. Ang problema is yung malaking item na bedsheet, lalamunin niya yung maliliit na items, kaya makikita mo, hindi natutuyo. So, makikita mo ngayon yan, tuyong-tuyo na yung bedsheet mo, pero yung mga damit mo, basa-basa pa. So, hindi makakagalaw ng maayos yung hangin pag pinaghalo mo yung malaking item dun sa maliit. So, yung kung meron kang mga malalaking items, mas maganda, tuyuin mo yun sa ibang dryer para hindi niya lalamunin yung maliliit. Tapos, yung mga maliliit na items, yung mga damit, yung mga jeans, yung mga tuwalya, pwede mong pagsamasamahin sa ibang dryer, tapos dun mo tuyuin. Isa din na important na matutunan natin ngayon, relevant sa current environment noon, na pandemic, is ano nga bang magagawa natin para ma-minimize yung risk? So, pag pupunta ka sa laundry shop, ang iniisipin mo ngayon dahil gusto mo i-reduce yung risk is ma-reduce yung oras na nandun ka sa laundry shop. So, meaning as much as possible, gusto mo in and out. So, couple of tips. No? So, yung isa, mag-sort ka na sa bahay. No, huwag mong dalhin dito yung laundry, tapos dito mo ihiwalay yung lights dun sa dun sa yung mga puti, dun sa mga dikulay. No, gawin mo na yun sa bahay para pagpunta dito, diretso na lang kagad sa washing machine. Tapos, yung isa pang pwedeng mong magawa para ma-minimize yung risk is gumamit kayo, halimbawa ito, industrial machine. So, yung mga industrial na washing machine, makikita nyo yung wash time niya sobrang mas mababa compared dun sa mga commercial.
So ito, yung light soil na wash, 24 minutes lang, tapos na. Pero yung quality niya, kamatch niya pa rin yung mga 30 to 34 minutes dun sa mga commercial machines. Ngayon yung mga iba, kinakabahan sila na, uy, baka hindi na maganda lalabas, masyado naman yata ang mabilis. Pero actually, ang talagang nangyayari dun is, yung industrial machine, kaya mabilis yan, kasi mas high-tech yung computer niya, hindi siya timer-timer lang. So, halimbawa, pag nagkarga ng tubig yan, yung mga commercial machine, may timer kasi yan eh. Kahit na puno na, nahihit na niya yung water level niya, nakatenga pa din siya, iniintay niya maubos yung timer. Yung ganitong industrial machine, since designed sila na tuloy-tuloy-tuloy gagamitin, pag nahit niya yung water level, next step na kaagad. No? So, natatanggal niya yung mga ganong inefficiencies. Yung drain nito, parang 5-10 seconds, tapos na kaagad. Yung mga commercial machine, makikita mo, maghihintay ka almost 1 minute bago matapos mag-drain. Yung pagkarga ng tubig, mas mabilis din. Tapos makikita nyo yung sa wash action niya, pag gumamit ka ng commercial machine, kung babantayan mo, mahigit isang minuto nang naglalaba, hindi pa basa lahat. So, hindi ka pa nagsisimulang maglaba. Samantalang pag tinignan mo yung dun sa industrial machine, ilang segundo pa lang pag start ng washing machine, lahat na ng damit mo, basa na, naglalaba na. So, ang punto is, mas hindi kasi siya nagsasayang ng oras na nag-iintay, kaya kaya niyang paiksiin yung total na wash time. Kung talagang ayaw mo magstay dun sa laundry shop, pwede rin naman kayong magpa-service. So halimbawa, dito sa Quicklean, meron kaming service ngayon na pwede iiwan nyo na lang sa staff, turo nyo lang anong settings ang gusto nyo, may extra lang na fee, tapos yung staff na yung bahala. So parang 2-3 minutes lang, drop off nyo lang, nilista lang yan, pwede na kayong umalis, kunin nyo na lang pagtapos na. So, karamihan sa mga branches namin ngayon, ang operating hours is 6 a.m. hanggang 9 p.m. Kung magsi-self-service laundry kayo, ang recommendation namin is at least come at least mga 1.5 hours before closing. Kasi maglalaba ka, more or less 30 minutes, magtutuyo ka, more or less 30 minutes uli, tapos magpapak ka pa at saka magtutupi. Pag pumunta ka masyadong late, magsasara na yung store. Ngayon, kung magda-drop off ka lang naman, papaservice mo, then anytime until mag-close, pwede. Tapos dahil ngayong pandemic, paiba-iba ang rules, no? May parating pwedeng biglang magkaroon ng curfew, pwede biglang magkaroon na naman ng mga changes sa oras. So maganda is yung branch na pinakamalapit sa inyo, yung branch na favorite nyo, i-save nyo na yung telephone number. Tapos pwede nyo chine-check at tinatawagan, no, kung ano yung bagong operating hours bago kayo pumunta. Or pwede nyo rin i-check sa website kasi ina-update naman namin parati kung ano yung mga bagong operating hours dun sa website. So, kung hindi pa kayo nakakasubok gumamit ng industrial machines, subukan nyo pumunta sa Quicklean, try nyo, i-compare nyo dun sa dati yung laundry shop para makita nyo rin kung bakit ito yung talagang standard na ginagamit na style ng machines sa mga iba-ibang bansa. Sa Quicklean, marami na kaming branches, mostly dito sa Metro Manila. Ang pinakamadaling way na makita kung ano yung branches namin is punta lang kayo sa aming website, quicklean.com.ph. Tapos may button kayong pwede i-click doon, branches. Basta kalagay na doon sa bawat area, ano yung branch na open, ano yung contact details, ano yung operating hours.